sa totoo lang guys na, malabo pa sa malapot na sabaw na manalo itong si Paul Butler kay Naoya Inoue. Pero, posible ba siya maka-upset at papaano kung sakaling ma-upset niya ang The Monster? At bakit bad news ito para sa mga Pilipino? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pow Salud, Powcast Sports. Ito po ay aking opinion po lamang. Ano? Ito po, yung laban po ni Inoue at saka ni Butler is a necessary fight. Mangyayari na siya. Yan na. Lapit na. At syempre, dito sa laban na ito, I'm telling you this. This is interesting in the sense because there are belts on the line. And hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, apat na belts, all of the belts. Kumbaga si Thanos, nakuha niya na yung ano, Infinity Gauntlet. Yung undisputed title is on the line. That's why it's interesting. But without the belt, and it's just Paul Butler, probably it's not gonna get this kind of attention, di ba? Pero, ang nasa isip ko to, paano nga kaya kung maka-upset itong si Paul Butler? Alam mo, ang labo talaga. Kasi, basa ko ng basa, tanong ako sa mga kaibigan ko, 95% grabe, ganong kataas ang tsansa ni Naoya Inoue. According to statistics, according to the expert na mananalo siya sa laban na ito. Para bang, kung ako si Paul Butler, bakit pa ako lalaban dyan? Hindi naman pala ako mananalo. Parang ganon kaliit lang binibigay sa kanya, 5%. So, if Paul Butler wins this one, it will be the biggest upset. Isipin mo na lang kung anong nakasalalay kay Paul Butler dito. Not only the 4 belts, but defeating the monster who's undefeated at sigurado kung magiging national hero siya sa kanyang bansa. Sigurado yan. And sa boxing po guys, nothing is impossible. Yan. Hindi ko sinabing pumusta kayo kay Paul Butler kasi kay Naoya din inuwi rin ako ha. Kasi medyo malabo talaga, but I'm just telling you, nothing is impossible. And if he wins, he would probably stay in the 118 at siya maghahari niyan. Kasi pag si Naoya, alam mo na, akit na yan, bibitawan niya yung mga belt. And that's why sinabi ko, ang pagpanalo ni Naoya Inoue is good news para sa mga boxers, lalo na sa mga Filipino sa 118, Nonito Donaire, Raymard Gabalio, Vincent Astrolabio, Jerwin Angkas. Aba, nakaabang na yan sa belt, lalo na sa IBF, ito si Vincent Astrolabio. Ngayon, ang daming belt na hiwa-hiwalay na pwedeng makuha, so more chances of winning. Pag si Paul Butler, malamang maghari muna yan. Mamili muna yan ng kalaban. Isa-isa lang. So that's why I said it's bad news. But it's not really bad news. I'm just saying na marami sanang belt na pag-aagawan ang mga bantamweights na nakarank after Naoya Inoue. So yun lang naman. Anyway guys, ang tanong ko sa inyo ha, masyado kong na-hype sa laban eh. Eh, kung kayo ang tatanungin ko, ilang porsyento po ang ibibigay nyo kay Paul Butler para siya sa tingin nyo mananalo? Ilang porsyento? Hatiin nyo 100%. Ilang percent kay Naoya? Ilang percent kay Paul Butler? Comment nyo nga down below. Gusto kong malaman kung ano po ang opinion ng mga follower ng Powcast Sports. Salamat guys.